Hi guys, welcome back again to my channel. So today is my hair appointment. 10 a.m. yung appointment ko, guys. So anong oras na? 9:55 na. Tara na. Magpapa-dark na ako ng buhok kasi kita nyo naman yung ano ko, diba? Hair ko. Ano na, mahaba na yung itim. So hindi ko na siya minaintain kasi nga ipapa-dark ko na siya. So dito lang to sa kanto namin, kaya umalis na lang din ako ng late para ano, hindi ako sobrang maaga doon. Nung nakaraan kasi nag-antay ako konti. Nagsuot ako ng ano, guys, black na t-shirt kasi para hindi madumihan yung damit ko. Alam ko may magta-transfer niyan mamaya once na kinukulayan ako eh. Kaya nag-dark lang ako na t-shirt. Yung asawa ko nandun pa sa bahay. 12 p.m. pa yung alis niya. Niredihan ko na lang siya ng mga baon, tapos pagkain niya. Pag alis ko ngayon, ayun, kumakain na siya. Pero, naano nga akong iwanan siya kaagad eh, kasi umaalis lang ako ng bahay pagka nakaalis na rin siya pagpapasok na. Eh, 10 a.m. yung appointment ko. Kaya, no choice siya. Di bale, ano naman na siya eh. Kakain na lang siya doon, tas maliligo. Na-excite na ako magpa-dark ng hair. Alam niyo ba, yung sobrang na-miss ko na yung black hair. We'll see, guys, kung anong mangyayari later. Kung kukulayan lang ba ng dark yung hair ko or may something pa, okay? Alam niyo ba, ang mahal nito, yung buhok ko. Like, 17K inabot nito nung nagpa-kulay ako ng buhok. Kasi it was 350, ganyan. Tapos syempre, nag-tip pa ako sa ano ko, diba? Sa hairstylist. So, nagsayang lang ako ng pera. Joke lang. Na-enjoy ko naman yung buhok ko. 7 months din colored yung hair ko, kaya sulit na rin yun. Hirap na kasi niya i-maintain, guys, sa totoo lang. Kailangan, ano, kailangan marami kang inaano sa kanya para hindi magda-dry, yung ganun. Mahirap na siya. Masyadong high maintenance. So, I've decided na wag na ako magpa touch up. Papa-dark ko na lang siya. Nandito na ako. So, antay lang ako kay Bobby. Wala pa daw siya. Sobrang haba na ng buhok. I mean, ng black. Ang aga. Maano pala ako. Later. Oh, she's there. A few moments later. Guys, so tinotone down lang niya yung ano, kulay ng buhok ko. Tapos mamaya yung pinakakulay na black. So mamaya medyo orangey. Oh yeah. There you go. So 20 minutes ibababa. Yep. Yung ilagay parang pang-tone muna ng kulay na blonde. Mamaya after 20 minutes babanlawan daw, tapos kukulayan ako ng dark. Yun na yun. Kasi pag binigla daw na dark, halimbawa blonde pa yung buhok ko tapos binigla na dark, ano daw, iba daw mangyayari. So parang tinone down muna na yung blonde hair ko. I'm excited. So may snack tayo, guys. Humingi ako ng ano, snack. Is it? 20 minutes later. Balona. Orangey. Like a ready orange. Right? Shabby.
Little piggies. Okay. Okay. Babad mo na daw ng 30 minutes. Just the hair. Do pink. Oh, damn, I forgot. Green. Green? Can you do this? Can you lean your head back a little bit? Even if a blonde, even if a blue. Yes, and if they've like... And guys, yeah. Boblo and then, they, and train. And they do a lot of stuff too on this. All done. Like they do, they're one of yeah. I love it. Mm-hmm. Very pretty. Yeah. Turns out really well. Yeah. You had a big bold change today, girlfriend. Big and bold. Magical hands. Magical hands. Magical bowls and brushes. Thank you.
Guys, kinakulot. Ready to party. I know, right? Can you just... Uwi ko lang ng bahay, eh talaga nagpalit ako ng ano, ng gamit. Kasi nga, pag yung suot ko is black na t-shirt, hindi nyo makikita yung hair ko or hindi nyo ma-appreciate to. Ayan. O yun, dito na ako nag-vlog nung pagtapos niya akong ayusin. Or pagtapos na akong ayusin, anong sira sa akin? So anyway, ayan na guys, nagpa-dark na ako ng hair. Medyo matingkad pa yung kulay niya ngayon kasi bago pa. At medyo, alam niyo yun, medyo naninibago nga ako. Parang nasanay na ako na blended yung buhok ko. Tapos, you know, ang tagal ko rin na ano yung buhok ko na yun. Like, 7 months din! 7 months! Pero I'm so happy kasi nga, bumalik na tayo sa pagka-dark. Dark hair, ayan. Sabi nga, oh, nagmukhang bata daw ako lalo tingnan. Lalo! Nagmukhang bagets daw ako tingnan sa buhok ko. Tapos, ayun guys, at saka in-expect ko sa kanya, magda-dry siya pagkatapos mag kulay ng dark. Kasi nga, diba, na-bleach na siya, tapos kukulayan mo ng dark. So, kinakabahan ako kanina nun habang inaayusan ako kasi nga, paano pag nag-dry, diba? Ano na naman kagagawin ko pag nag-dry siya? Lalaki na naman yung gastos kasi magkikeratin ako, yung ganun yung naisip ko. Pero, hindi niya ako kineratin guys, hindi niya ito nilagyan ng keratin. Inano lang niya to, yung shampoo and conditioner lang kanina, yun lang. Tapos ano, tapos okay na. Yung kanina na ginawa niya na unang nilagay na medyo orangey, yun yung pampa-tone down daw ng blonde ko. So ayun yung nilagay niya nung una. Kasi daw pag nilagay niya kaagad tong dark color na ganito, baka daw masira yung buhok ko kasi daw binigla niya. So tinone down niya muna yung blonde, tapos binalawan ng shampoo and conditioner din. Nilagyan niya na ng dark. Mamimiss ko yun yung blonde hair ko kasi ang dami rin nagsabi sa akin na bagay sa akin yung blonde hair ko. Pero alam niyo guys, masyadong high maintenance yung blonde hair. Masyadong high maintenance yung magpa-bleach ng buhok. Kasi kailangan meron kang ganito shampoo, meron kang ganito conditioner, may purple shampoo ka, may purple conditioner ka. Tapos kailangan palagi mo pa siyang, you know, palagi mo siyang aalagaan. Lagi mo i-moisturize yung buhok mo kasi nga pag nag-dry siya, pangat na tingnan. So yung mga ganun sa bathroom namin, puro mga shampoo, conditioner ko yun, yung mga bote-bote dun. Akin yung lahat. May mga natira pa nga guys eh, kasi nga, ang dami ko nga mga nabili kasi nga kailangan maalagaan yung buhok ko na blonde or bleach hair. Kasi pag bleach hair, kailangan every week or every day, halos ganyan, kailangan mo siyang maalagaan talaga sa mga ano, mga nutrition niya. So ayun, I'm so happy kasi pagkaganto lang na buhok. I mean, hindi siya high maintenance. Pwede na ako mag-shampoo lang ulit ng normal, ng conditioner lang ng normal. Unlike pag nag-bleach ako. So, kailangan ako mag-shampoo ng purple, mag-shampoo, mag-conditioner ng purple, yung ganun. So, parang, I'm tired! I'm tired! Gusto ko nang bumalik sa dark! Sorry. Kidding aside. Kasi humahaba na rin nandito. So, parang natamad na rin ako mag-ano, mag-maintain sa kanya. Kasi sabi ko nga naman, wag na. Magpa-dark na lang ako. Pero yung asawa ko, alam nyo, gusto niya yung ano ko, yung blonde ko. Like, ang ganda ko daw kasi dun sa may blonde ko, like, bumagay sa akin. Siyempre, pupurihin ako nun, asawa ko yun. Pero, mas gusto daw niya sa akin yung
dark hair. Pero kahit ano naman gusto niya, basta lang daw, you know, nadadala ko ng maayos. Pero, yeah, mas bet niya yung ano, dark hair. So, hubby, this is for you. I did this because of you. No joke lang. Ayan guys, ang ganda niya. Tapos, ano, ang lambot-lambot niya. Tapos, God. Ano pa siya? Masyado shiny. Ayan. Hindi siya nag-dry. Yan yung kinatuwaan ko eh. Kinakatakutan ko kasi kanina na baka mag-dry na. So, kung tatanungin niyo kung magkano yung price niya, it's $200. Tapos, may haircut na yun kasama. So, nagpa-trim lang ako ng buhok. Kinulot niya kasi kaya hindi masyadong kita kung hanggang saan na lang yung hair ko. Ayan, kinulot pa ni Bobby. Anyway, her name is Bobby. I think co-owner siya nung ano, salon na pinapagawan ko. Ano siya talaga yung ano, gumawa ng hair ko nung blonde. Sabi niya nga, oh, kung kaya kitang i-blonde, kaya rin kitang i-dark. So ano guys, what do you think? Hindi naman siya too black pagka sa personal, pero sa camera parang it's black. Pero alam niyo, ganito talaga yung buhok ko nung una. Sinundan niya lang yung tubo dito sa may ibabaw. Teka, wala akong pan-thumbnail. Ngayon, nabanggit ko kanina, magpapahinga muna ako sa, ano guys, sa bleach. Kasi nga, na-bleach na yung buhok ko ng isang beses. So, parang natatakot na ako magpa-bleach ulit. So, hindi ko masasabi na magpapakulay ako. Hindi ko rin masasabi na na hindi na ako magpapakulay. Yung ganun, basta gusto ko munang pahinga. You know, enjoying ko muna itong buhok ko ulit. Ayoko munang madimonyo. Ayaw mo na madimunyo yung isip ko na magpakulay na naman, di ba? So, eto na muna ako. Embrace the new me. Embrace the new me. So, anyway, guys. Let me know kung bagay ba sa akin or kung nagustuhan nyo ba yung buhok ko ngayon. Kasi, ako, gustong-gusto ko siya. Whether you like it or not, gusto ko naman siya. I mean, gusto ko lang malaman kung ano sa tingin nyo, di ba? Kasi nga, you've seen me so many times sa vlog na blonde hair. So, guys, ano ba? Let me know your thoughts about my new hair. Kaya, comment na kayo. Sabi niyo na lang kung maganda ba or bumagay ba siya sa akin or kung nagmukha ba kong, you know, baguettes. So, I think that's it for my hair vlog. I will try to edit this video na guys para mapanood nyo na kaagad. So, yun lang guys. Thank you so much again for watching today's vlog and I hope nagustuhan nyo yung video na to, yung hair journey ko na naman. Thank you so much again guys for watching and I hope to see you guys again next time. Bye! I love you all! Mwah!